Uuwi ng aming grupo galing sa isang operation nang maganap ang hindi inaasahang pangyayari. Sa gitna ng pagod at pagkakalang tapos na ng aming operation, muling naharap sa posibleng kapahamakan ang grupo ng Bitag Team. Nakasara ang gate. Ito lang ang tanging daanan papasok at palabas ng subdivision aming pinanggalingan. Ha? Kanina pa ako nagpapasensya sa'yo, ha? Naging matensyon ang mga sumunod na pangyayari. Isa lang ang pumasok sa aming isipan. Posibleng isang pagtatangka sa aming buhay o ambush. Wala kaming ideya kung ano ang kanilang balakin. Humarap sa amin ang lalaking ito at nagmamalaking pagmamayari niya ang nasabing right of way. Agad ko itong kinausap sa isang tabi upang balaan kung hindi niya bubuksan ang gate sa loob ng 5 minuto ay mangyayari ang hindi niya inaasahan. Pagmasdan ang lalaking ito, walang pakundangan ngumunguya sa harapan ng aming kamera. Nakuha pang magtinga na parabang nakakaloko. Ako po lamang na makilala ko ang nalabas at napakaso. Dahil ito'y pribadong lupa ako eh. Kaya wala pa naman akong natatanggap na bayad dito kasi nasarap ko yan. Nahimasmasan din at nakuha pa kaming yayain sa kanyang kubo nang makitang nakapwestong aming mga security backup. Kung nakikusap ko naman na nalalabas, pwede ka mong palabasin. Gusto pala ng hambok na ito na makiusap kami sa kanya bago niya kami palabasin. Alam niya na walang ibang daanan kundi ang nasabing right of way patungo sa Lakeside Nest Subdivision na aming pinanggalingan. Oras na may humaharang sa amin na pwede maging ambush ang puputukan namin. Puputukan namin. Ibig sabihin, ako yung taong nanganganib ng seguridad. Seguridad ang security ko na sa labas. Ay, safety okay, dito sa lugar ko. Eh sa akin, hindi ako nakakasiguro kung safety nga kami sa iyo. Safety okay, mabuting tao naman ako eh. Sige, papabubuksan ko na kung ako yung nalabas. Hoy, buksan niyo! Wala pang 5 minuto, pinabuksan na ang gate. Nang matapos ang usapan, nagmisto lang maamong tupa. Nagpapanggap lang pala ng may-ari ng right of way. Paglabas ng Bitag Team sa subdivision, hindi kami nagdalawang isip na sila naman ang pagsarhan. Alam namin na nalagay kami sa peligro, pero isang paalala, sa sinamang humaharang at humahadlang sa amin, hindi kami magkatubiling lumaban sa ngalan ng katotohanan.